Uy, repair section, mga kaibigan. Katatapos na natin magayos and medyo busy tayo kasi mayroong pinapaprint sa atin na invitation para sa isang kasal. So ito, na-layout na nila. Dalawang 5R dapat yan. E naubusan tayo ng papel na 5R. Meron lang sa atin is 4R na RC satin. Kaya ito, A4 yung gagamitin natin na RC satin, mga kaibigan. Sa pagpiprint nito, dalawang 4R. At least magkatabi lang sila, hindi masasayang yung papel. So yan, at para i-flex ko na rin yung printing ni L3210 para sa mga ganitong invitasyon. Dye ink, mas maganda kasi siya para mas maging parang darker and mas maging matingkad yung kulay, no? Especially kapag gagamit tayo ng RC satin photo paper. So yun, ipakita ko rin sa inyo yung output niya, no? Kung okay na okay ba siya. Yan, so business time. Gabi na dito sa amin, mga kaibigan. Yan, and dito naman ang kabuuan ng shop. Okay. So yan, doon ang repair section. Dito naman ang printing section. Computer parts. Ilan lang ito, mga kaibigan. Ibablog ko din to kasi kita natin sa YouTube yung pinambili natin dito, mga kaibigan. So let's do this. Magprint tayo dito. Nakaready na dyan. And again, my dear friends, settings ko, no, Epson L3210, yan, naka landscape yan, plain, paper type natin, ginagamit ko si Epson matte, then standard yung quality, high lang, wow. So Epson matte, kapag kasi RC16 ang gamit natin, mga kaibigan. So, okay, then, print na natin to. Dito naman is, syempre, naka-okay na rin dyan, mga kaibigan, no. Hard proofing, syempre. Printer manages colors. Yan ang settings ko. Print. Back on time. Gamit si RC Satin. And Epson L3210. So medyo matagal-tagal to, mga kaibigan, ang printing nito, ha. Kasi naka super high yung ating papel, yung ating quality ng print. So pakita ko sa inyo yung sample output mamaya. Gabi na, mga person, o, diba? Talagang talaga kapag ka business owner, maliliit na business owner, nagsimula tayo sa maliit, mga kaibigan. So yan, ongoing pa lang siya. Ganda. Yung gusto ko sa mga dye ink, mga kaibigan, pinapatingkad na talaga yung kulay. Mas gusto ko ang print ni dye ink sa mga ganito, no? Yun naman para sa sticker, okay na okay rin siya sa Epson L121 pigment ink. Syempre, gusto ng customer kasi yung matingkad, eh. Pinakita na to sa mga shop, pero ito yung output, mga kaibigan. Hindi nila mapalabas yung kulay. Yun lang, hindi sila nag-adjust. Ganyan dapat yung kulay, red. Ito naman, brownish na yung kulay niya. Itong ginamit dito is ganyan siguro. Kasi nung print ko to, ganyan din yung output. Ganito din yung output, mga kaibigan, gamit si Epson L121 pigment ink. Pero nung trinay ko sa dye ink, Epson L3210, gumanda yung kulay niya. And syempre, in-adjust din natin. Pinalitan natin ng mas lighter yung kanyang background. Wala, talaga hindi niya papalabas sa pigment ink. So dito ko siya nahanap kay dye ink, mga kaibigan, yung tingkad ng kulay niya. So yan, kinakat lang niya. Okay na okay siya, mga kaibigan. So ito na si L3210, no? Gamit ang RC satin, goods na goods. Ito na yung quality, tignan nyo na. For invitation, for picture, mga kaibigan, talagang mapapalabas niya yung kulay.